Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, trabaho abroad. Medyo 1 week din po tayo hindi nakapag-vlog dahil medyo busy po talaga ako sa aking trabaho. So hindi na po tayo magpapaligoy-ligoy pa. Ang ating pag-uusapan po ngayon ay ang kung magkano nga ba ang sahod bilang isang cleaner sa bansang Canada. Kasi marami pong nagtatanong sa akin ito, so ito po ay sasagutin ko na. So dito po, kung kayo po ay interesado bilang isang cleaner sa bansang Canada, ito pong video ay para sa inyo. So kung kayo man po ay bago pa lang sa aking channel, please subscribe, like, and share po para po makatulong tayo sa ibang tao. So sasabihin ko na po yan, sahod sa Canada bilang isang cleaners pagkatapos ng aking intro. Message sa akin about sa Canada kung magkano nga daw po ang per hour or per rate po ng bawat city sa bansang Canada. So ito po ay babasahin ko na lang lamang po. Ito po ay ngayong taon 2021 na rate po nila per hour po. So ibibigay ko rin po sa inyo kung magkano po yung palitan ngayon ngayong araw na to. So ito po ay depende sa palitan ng Canadian dollar to Philippine peso. So umpisahan na po natin sa McMurray. Ang per hour po nila ay 19.72. So magkano nga ba ito sa Pilipinas? Ang sa Pilipinas po ang 19.72 per hour is nagkakahalaga po na 785 pesos 0.19. Yan po ang per hour ng McRae. So yung sumunod naman po sa Calgary AB, 19.6. So ang palitan po ng 19.6 per hour po sa Calgary is 758.98. So nire-remind ko lang po, hindi po porket Canada ay pare-pareho po ng rate ng sahod or po hour. So hindi po siya ganun katulad. Katulad din po sa Pilipinas, meron po tayong Bulacan rate, meron din po tayong provincial rate. So dito po, bawat city po, bawat probinsya ay iba-iba po sila ng per hour of per rate ng sahod po na bilang isang cleaners. Sumunod naman po ay sa Edmonton, 19.03. So ang equivalent po ng 19.03 is 757.79 Philippine peso. So sumunod naman po ay sa Nishku, 18.88. So yung 18.88 po ay 781.82. Tapos po sa Airdrie ba to? 18.66. So hindi ako pamilya dito sa lugar na to, pero 18.66 po yung per hour niya. Ito po ay nagkakahalagang 743.6 Philippine peso. So sumunod naman po ay sa Red Deer, 18.43 Canadian dollar. So meron po tayong 733.90 Philippine peso. Sumunod naman po ay sa Lake Bridge, 18.12
So, meron po tayong 721 pesos and 55 cents. Philippine peso po yan. Sumunod naman po ay sa Grande Prairie. So, 17.99. So, ang equivalent po ay 760.38. Sumunod naman po sa Vancouver, 17.61. So, meron po tayong sahod na 701.24 per hour po. Sumunod naman po sa Ottawa, 16.71. So, meron po tayong, 665.41. So, sumunod naman po sa Hamilton, 16.19. Ang equivalent po ng per hour nun is 644.64 Philippine peso. Sumunod naman po sa Vancouver, 17.61. So, meron po tayong sahod na 701.24 per hour po. Sumunod naman po sa Ottawa, 16.71. So, meron po tayong, 665.41. So, sumunod naman po sa Hamilton, 16.19. Ang equivalent po ng per hour nun is 644.64 Philippine peso. So, ito naman po na, ang ito naman pong pag-uusapan natin ngayon ay hindi po per hour. Ito naman po ay per day. So, yung per day po sa McMurray is 289. Tapos, sa Calgary po is 279. Sa Edmonton po is 279. Sa Nishku is 276. Sa Edry, 273. Sa Red Deer is 270. Sa Lethbridge is 265. Grande Prairie, 263. Vancouver, 258. Ottawa is 245. Canadian dollar po yung sinasabi ko, ha? Hindi po Philippine peso. Hamilton is 237. So, yun po yung per day. So, malaki po yan, yung per day natin. Ito na lang katulad na itong McMurray. Yung per day niya is 289, mahalaga po siyang sa 11,000 na higit. So, siguro estimated ko po dito 12 to 13 hours po. 12 to 13 hours. So, napakalaki po, di ba? So, depende po iyan, syempre sa company na papasukan nyo, hindi po lahat ng company ay pare-parehas. At depende rin po sa city kung saan po kayo malalagay. So, yung a week naman po yung pag-uusapan natin, sa McMurray po is 835, sa Calgary po is 807, Edmonton 806, sa Nishko is 800, sa Edry is 790, Red Deer is 780, Lethbridge is 767, sa Grande po is 762, sa Vancouver is 746, Ottawa is 708, and Hamilton is 686 Canadian dollar. Actually po, marami pong hiring ngayon sa Canada, especially po kung kayo po ay nag-a-apply bilang isang cleaners. So, meron po tayong mga agency na nag-hiring po ng cleaners. So, ito pong agency na to ay, siyempre depende po sa agency. So, meron po mga agency na no age limit, no IELTS, no fees collected po. So, no experience. So, yun po. Wala rin pong exemptions, no salary deduction. So, meron mga agency po na ganyan na talagang handang tumulong sa atin. At meron naman pong website na pwede nating applyan. So, ilalagay ko po sa description box below ng aking video. So, kung sa mga hindi po nakakaalam ng description, ito pong video ko na to, sa baba po ng aking video, meron pong title, sa kanan po. Meron pong arrow dyan. Pindutin nyo lang po yun at talabas na po doon yung pinaka-details ng aking information na sasabihin.
or halimbawa mga address po or agency or etc. na mga importante sabihin ko na pwede yung applyan or yun nga po para alaman nyo kung saan din po yung address nila o telephone number kung may ilalagay po ako dyan. So dyan ko lang po nilalagay sa description yung mga importante information about sa tinatalakay natin ngayong araw na to. So ilalagay ko po dyan yung website sa Jump Bank. So meron pong mga nag-a-apply din dyan na direct hiring na kumbaga talagang hinahanap ng employer po na galing mismo sa Pilipinas. Pero ito po ay bihirang bihira. So, pwede po tayong sumubok dito, huwag po tayong tawag nito mawalam ng pag-asa. Dahil lahat po ngayon, lalo pandemic, ay talagang mahirap mag-apply. Pero hanggat may pagsisikap ka, di natin alam na baka ikaw ay maswerte mapunta dito sa bansang Canada. Tumpo sa mga nag-PPM sa akin, sa mga nagtatanong about kung magkano nga ba per hour, per day, per week sa bansang Canada, ito na po yung content na para sa inyo. So ito po ay depende sa company, depende sa employer, depende rin po kung saan po kayong city kasi hindi po lahat ng city sa Canada ay pare-parehas. Katulad din po sa Pilipinas, meron tayong Bulacan rate at meron din po tayong provincial rate. Pagkakaiba po dito sa Canada ay every city ay iba-iba po sila ng per hour o per rate doon po sa Canada. So kung kayo man po ay nagustuhan nyo po yung aking content ngayon at nakatulong po ako sa inyo, please like, subscribe at pakishare na lang din po sa ibang kakilala nyo na gusto rin pong malaman about the information sa Canada. So ito pong channel ko na ito ay hindi lang po Canada ang pinag-uusapan natin. So pinag-uusapan po natin ito ang ibang information about kung paano mag-apply sa abroad. Hindi lang po isang bansa, kundi marami pong bansa. At tinatalakay ko rin po dito ang iba't ibang agency information. Bilang ako isang OFW, binibigyan ko rin po kayo ng tips kung paano kayo mag-apply sa abroad. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta po ninyo sa akin. We almost reached 9,000 subscriber na po. So sobrang natutuwa talaga ako. Hindi ako makapaniwala kasi before, nung dati nag-umpisa pa lang ako, akala ko hanggang 10 subscriber lang po talaga ako. So hindi talaga ako makapaniwala na halos konti na lang maabot ko na yung 9,000. Sobrang blessed ako dahil nandyan kayo na sumusuporta sa akin at nanonood kayo ng aking content. At syempre masaya rin ako na kahit papano, di man ako masyado nakakabasa dahil sobra po talaga akong busy. Mula 8 o'clock ng umaga, 9 o'clock ng umaga hanggang alas 2, alas 3 ng madaling araw po ang trabaho ko sa abroad. So lagi po tayong overtime dyan. So yun po talagang, hindi po ako tulad ng ibang vlogger kasi na kapag gumagawa ng video, i-edit pa, pagagandahin. So ako po, actual na i-edit ko na siya yung edit na as in wala nang putol-putol na video. Ipinagdidikit-dikit ko na lang, hindi ko na siya in-edit na lalagyan ko na ano. Kasi hindi naman ako marunong maglagay ng mga sounds effect. Mga sounds effect yung galing dito sa Kinemaster lang talaga. Kasi wala na po talaga akong time. So yun po, maraming salamat po sa inyo. So sana po ay nakatulong po ulit ako sa inyo. Para makapag share ng konting information about sa sahod bilang isang cleaner sa bansang Canada. Maraming salamat po.